Si Jory, walang karekla-reklamo kahit na nilalagkit na sa kanyang trabaho. Si Jory kasi, tigapahid ng oil sa katawan. Lalo na sa abs ng mga artista at modelo. May oil para makintab. Ang daming natutuwa dahil sana all ganyan trabaho, panalo ka. Kabilang sa kanyang mga naging kliyente, sina Adrian, Luis Alandi, Troy Montero, at ang kanya mismong ultimate celebrity crush. Ang dream ko talaga dati, si Kuya Derek Ramsey. Kailangan talaga walang mali siya. Kasi pag binigyan mo ng mali siya, ireklamo ka ng mga artista na tinatch mo yung ganito nila. Hindi na ako magkakaila sa iyo. Ako sa'yo, pero nagdududa ka pa rin na may lalaki ako. Kasi nga, umaalis ka ng bahay nang walang paalam. Alerto at matyaga namang nakikinig sa sulok si Jerry sa mga kasamahan niyang umaarte sa studio. Isa kasi siyang soundman o yung mano-manong gumagawa ng sound effects sa radio drama na dumadalang na rin. Kailangan ko talagang ibigay yung talent ko sa pagsasound para magiging kaaya-aya sa nakikinig. Ang props pinagkakasya ni Jerry sa maliit na cabinet na ito. Nariyang nagtutunog siyang pintuan. Walang niyo ka! May basagan. Wala kikinig sa masama! Baril. Doon nasa kanila yun. May tunog din ang padyak ng kabayo at nasusunog. Pero ang pinakapaborito raw niyang eksena, sampalan. Anong kumukulo ang dugo ko sa'yo? Hayop ka! Hayop ka! Kung saan sarili niya mismo ang alay sa bakulaw. Kapag bugbugan, dito sa box na to, nasugatan ako. Hindi may iwasan dito sa grills na to, yung itong bakal. Pag palo ko ng ganyan, kamay ko na pala. Nagbasag ako talagang, naramdaman ko na parang may tumusok sa ano ko. Pagtingin ko, uy, sabi nga ng mga kasama ko, may dumudugo sa kamay mo. ₱16,000 ang kita ni Jerry kada buwan. Tsaga lang, kasi ang hamon nila sa akin, pag porsigido ka dito sa drama, kailangan bato ka, maging matatag. Wala naman daw nangangahas mang ahas sa trabaho ng mag-asawang Doc at Virgie. Sila lang naman kasi ang kilalang snake hunter o yung mga nanghuhuli ng ligaw na ahas sa tarlac. Kaya nga ba sila binansagan ditong Zuma at Galema? Sir Zuma, na pakiuli yun naman po itong kobra dito sa bahay. Delikado po. Habang nasa kalagitnaan nga ng interview, may nagpapa-rescue. Sa mismong bahay mo. Kailan mo nakita? Kung sakal nasa butas, pangukay, ito po ang pansungkit natin. Sa bakanting loting ito, sinimulan nilang hanapin ang ahas. Ilang saglit pa. Ispatan ang nakatagong kobra. Pero habang hawak ni Doc ang kobra, tila asintang aatake naman ito kay Galema. Ito po, Pangilo, kamandag po ng kobra. Ito po, kobra ito, ito po ay pakakawalan natin sa kabundukan. Doon po sa walang tao na hindi po makakaperisyo, hindi po makakapatay ng tao. The struggle is real sa viral TikTok video na ito. Oh my gosh! Kung paano tinatanggal sa hinlalaki ng kaliwang paa ang napakalaking ingrown. Ayan. Diba? Perfect. Oh my God. Ayan. Sobrang laki. Perfect. Natanggal talaga. Ayan. Wow. Satisfying talaga once na matanggal yung mga ingrown na kadikit. Hinila ang ingrown gamit ang nipper hanggang tuluyan na itong natanggal. Huwag nyo po kalimutan, isubscribe nyo po yung isa kong YouTube channel. Ang boses sa likod ng video, si Sherwin. Nag-try din ako nag-upload sa TikTok. Hindi ko in-expect na nag-trending yung isang video po na kaabot ng 3 million sa isang araw.
sa mga nandidiri sa kanyang trabaho. Ito lang naman ang naging stepping stone niya para makapagpatayo ng sarili niyang parlor, makabili ng motor at sariling bahay. Huyo kayo ngayon! Sa mga hindi naman kabisado ang daan at kung mamalasin, biglang pumalya ang gamit na satellite navigation software katulad ng Waze, huwag mag-alala dahil meron ditong mapagtatanungan, ang tambay na si Ray. Yun nga lang, kada tanong sa kanya, may bayad? Saan po yung bahay ni Arnold Sendong dito? Ma'am, medyo malayo pa po yung ma'am. Kasi samahan ko na lang po kayo. Ah, okay po. Pwede po tanong? Magtanong. Tanong 5 piso, kasama 10, sa mga magpapatanong sa akin, magbayad na lang kayo. Kasi wala nang libre ngayon. Kung walang tambay, hindi nyo malalaman kung saan kayo pupunta. Kung sa cellphone app, madalas maligaw ang mga rider, lalo na kung delayed ang internet. Saan ba siya ang isoto rito, boss? Ah, dyan, sir. Pasok ka lang dyan, sir. Tanong 5, tama 10. Kay Ray, ang direksyon tumbok daw agad. May dumating naman pong nagdi-deliver, nagtanong, nagpasama, at nagbigay po sa amin ng pera. Pero sideline lang pala ito ni Ray, dahil isa siya talagang tricycle driver. Kaya tingnan natin kailangan ng Waze, alam ko na po yung pupuntahan. Sa sobrang dami ma'am na nagtatanong dito, naisipan po namin na kahit paano, pagtatanong nila, kailangan din kumita rin po, diba? Alas 7 pa lang ng umaga, namumulot na ng mga nalaglag na dahon ang magkakapatid na Dublin. Na, lain mo na. Yung kulay dilaw po, kailangan pa po ibilad. Tapos yung kulay brown po, ito na po yung pwede ng gawing tigol. Matapos ang isang oras, nakapuno sila ng isang plastic ng dahon. Naingat na ingat silang hindi mayupi. Sunod nilang ibinilad ang mga ito sa araw. At saka isa-isang nirolyo gamit ang lumang tsinelas bilang sangkalan. Pinasadahan ang kutsilyo hanggang bumilog. Ginagawa kasi nila itong tigol. Pagsugod na mo ni Ani, tagdos ang butok niya. Karon nag-size na. Makatigom eh. Ang ibaligya, ang kapalit ng bugas. Nakakagawa po kami ng 10. Kada tali na may 30 to 50 pieces na tigol na ibebenta nila ng 6 to 8 pesos kada bungkos. Masarap siya. Suabe sa lalamunan. Siguro dahil natural siya. Kapag narinig na ang sipol na ito, kanya-kanya nang labas ng patalim ang mga tao. Pero wala po ritong away, ha? Magpapahasa lang sila ng patalim kay Francisco o Manoy Taghoy, isang basyador. Nasa ko po, mag-umpisa sa gulok, kampit, gunting. Basta nahawakan ko na ang bagay na ihasa ko, nalagay na ang pawis sa isip ko. Gamit ang kanyang bisikleta na kinabitan ng kanyang DIY na panghasa, si Francisco lumilibot sa buong Camarines Sur. Ang panghasa ni Francisco, konektado sa kanyang bisikleta. May dalawang bilog ito na hasaan na nakakabit sa kadena. Mano-mano niyang ipipedal ito para umikot ang hasaan at saka ilalapat dito ang mga hahasain. Sa mali ang panghasa, masakit sa ulo yun. Bibili silang bago. Ngunit pag ako'y dumaan, na nasa ako yung nasira, panay ipinapasa lahat sa akin. Ako ang nakakaroon ng maraming trabaho. Ito talaga ang trabaho, ito mahirap ito. Konsentrasyon at saka isip ang gumagana dito. Ang mga nanay namang ito sa tondo, kahit walang patalim, hindi raw makakalapit sa kanila ang mga aswang. Digabalat kasi sila ng bawang. Ito lang naman yung common na trabaho na kayang ano yung mga babae ng sa bahay mo. Ang mga nabalatan nilang bawang, ibinibenta sa mga meat shop at fast food chain. Depende sa deliver nila kung kailan meron silang order, tsaka rin kami nagkakaroon ng kita. Sa pagbabalat, gumagamit sila ng cutter. 100 pesos ang kita kada sako. At para hindi kumapit ang amoy ng bawang sa kanilang mga daliri, fabric detergent daw ang ipinanghuhugas nila. Pag ako nagbabalat ng bawang, pinakakalaban ko yung likod tsaka yung kamay. Kasi once na matapos ka magbalat ng bawang, tsaka mo mararamdaman yung hapdi sa kamay tsaka yung sakit.